Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa 4Case FB YouTube channel, si Luso. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan. Kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa 4Case FB YouTube channel, si
Bok, magandang gabi. Yes, magandang gabi. Maayong gabi sa tanan, maayong buntag. Naimbag na bigat na kayo amin, Apo. Alright, magandang gabi sa atin, mga kababayan, mga kasamahan sa opisina, mga kasamahan sa iba't ibang larangan ng serbisyo publiko. Bok Nico, magandang gabi sa iyo. Yes, Bok Ricky, kamusta naman ang New Year mo? Paano man na-celebrate dyan? At Bok, batiin din natin yung mga taga-subaybay natin, ha? Special shout out nga pala sa may taga-subaybay tayo from Malta, sa Europe. Oo. At mga kasamahan natin sa pagsisilbi sa bayan. Correct. Unahin natin ang Philippine Association of Social Workers. Of course, Bok Nico, thank you sa ating Philippine Association of Social Workers na sinamahan tayo noong nakaraang taon at talagang pagpupugay para sa ating mga lahat ng ating manggagawang panlipunan. Ayun. Yes, sunod ko na rin ang National Association of Social Work Educators. Ang Association of Local Social Welfare Officers and Development Officers of the Philippines. President Annie, Happy New Year! Of course, Bok Nico, batiin natin yung ating mga kasamahang social workers from National Association of Social Work Education Incorporation, okay, NASWE. And Bok Nico, yung ating mga kasamahan sa Association of DSWD Social Workers Incorporation, yung ADSWE. Bok Nico? Yes, binabati po rin namin si Babaeng Biyahero, ang tigapagtanggol ng mga overseas Filipino workers at ang mga volunteers ng United Registered Social Workers. Alam mo, Bok Ricky, nakakatuwa, nakakuha sila ng award, ang mga URSW from the largest overseas Filipino workers group. Ang kakampi, binigyan sila ng recognition for their assistance in terms of providing psychological first aid to our overseas Filipino workers, Bok Ricky, this new year. At congratulations sa mga nabigyan ng parangal, Bok Nico. And of course, batiin natin, Bok Nico, ang ating mga kasamahan social workers sa DOH League at saka Association of Medical Social Workers Incorporation, yung AMSWAPI. Bok Nico, may nakalimutan po tayo? Meron ba? Binabati natin ang mga magagawang panlipunan nasa geographically isolated and displaced communities. Binabati din natin, sumasaludo kami sa mga social worker na police at mga nasa military. Special shoutout nga pala, Bok Ricky, sa aking pamangkin. Nagpapagaling sa Lang Center, isang police na bayani. Police Corporal Patrick Estrella, nasugatan siya sa isang encounter. So, get well soon. So, salute sa iyo, sir, and magpagaling po kayo. At batiin natin ang mga kasamahan nating social workers from the Association of Child Caring Agencies of the Philippines and National Council for Social Development. Yan. And okay. Yes, ito yung ito yung mga child protection specialist natin, no? Yes, oo, at batiin natin yung mismong mga members ng ASEAN Social Work Consortium Philippines. Bok Nico at kabahagi ang lahat ng nabanggit natin dyan. And congratulate natin na Bok Nico ang United Registered Social Workers, URSW. Alam ko, tumanggap ng parangal ito kamakailan, Bok Nico. Yes, Bok. Ito galing nga sa kakampi. Ito pinakamalaking OFW organization sa buong mundo. So, ni-recognize yung mga Filipino social workers. Alam naman natin na yung URSW is composed of different social work organizations and volunteer group. So basically, nagpugay po kami sa mga... Itong award na to, hindi lamang to sa isang organization, ha? Sa lahat ng Filipino social workers, Bok Ricky. At hindi lang sa Filipino social workers, yung mga kapatira nating social workers na nasa Bok Nico at naglilingkod sa ibang bansa, para sa atin ding mga kapatirang Filipino residents at saka siyempre yung OFW sa Bok Nico. Nais ko lang din na... Yes, sino ba nakikita mo? Batiin natin, Bok Nico, yung ating mga kasamahang social workers na nasa
national agencies. Lahat ng mga social workers na nasa NGAs, national government agencies, at saka yung social workers from non-government organizations at corporate setting. Bok Nico, lahat na. Yes, ang mga magagawang panlipunan na patuloy na naglilingkod kahit po sa New Year, at patuloy na nagsiselebi sa bayan kahit na malayo sa kanilang pamilya. Pagpupugay po at padayon po sa inyong lahat. Bok Nico, Happy New Year sa ating lahat. At, yes! Ngayong taong 2021 ay kakaiba ang ating pagsalubong sa ating bagong taon, at hinamon tayo noong 2020, Bok Nico, ng napakaraming challenges all over the Philippines. Iba't ibang disaster, iba't ibang mga hamon. Ngunit tayo ay nagtagumpay sa lahat ng hamon at naririto. At ang forecast na ating inilunsad taong 2020 ay ngayon magpapatuloy 2021 and onwards. Bok Nico. Yes, Bok. Looking back, nakita natin kung paano nabuo yung forecast. At sa kasalukuyan, inaabangan tayo ng hindi lamang sa Sabtang, Ibatan hanggang Tawi-Tawi. May mga kasamahan tayo from iba't ibang bansa. Na-interview natin from Korea, nakasama natin. Nakasama din natin yung dean ng social work sa University of in India, at mga social workers from other countries. So sa Europe and Asian countries, nakikinig na rin natin, nanonood sa 4Ks, Bok. Alam mo, Bok, nakakatuwa at inuulit-ulit panoorin ang lahat ng ating episode, yung mga naging segment natin dito sa ating 4Ks. At maraming nagpapaabot sa atin, bagamat hindi daw nila mapanood ng live, pero binabalikan nila ang recorded videos, hindi lang dito sa ating FB page, kundi pati na rin sa YouTube. Ayan, Bok Nico. So, yes! Marami tayong viewers, at ito po ay inaabangan na rin ng ating mga social work students sa ating mga state university and private universities. At nakakakuha sila ng maraming kaalaman dito, Bok Nico. At nagiging updated ang lahat ng ating mga social work students at mga practitioners na social workers. Bok Nico? Yes. Bok, may mga reflection paper pa nga daw eh. Shout out natin yung Palawan State University na yan. Oh. Every week daw may reflection paper yung mga students nila. Yes, at kilala natin daw si Doc Bel Martinez sa Bok Nico. Mukhang nagpagawa ng marami daw pong naging positive ang kanilang pagtugon dito sa ating initiative na may pinabanggitang kwentuhan, kaalaman, kantahan, at kasiyahan. Bok, paano mo naman sinelebrate yung New Year mo? Kasama ni Direk. Alam mo, Bok Nico, nagsayawan lang naman kami dyan sa aming maliit na bakuran, at habang may nagpuputukan sa aming kapaligiran at makulay, maraming paputok doon sa langit, nagsipagliparan, Bok Nico. Ikaw, Bok, paano mo sinilibrate ang ating New Year? Umuwi ako sa Bulacan. Alam mo namang isa tayong probinsyano, normally. So sinelebrate ko to kasama ng aking nanay at kasama ng aming pamilya. So napakasimple ng celebration given yung safety protocols na bawal muna ang malakihang pagtitipon hanggang sa kasalukuyan. So i-observe natin yung safety protocols nagkasama-sama ang kaunting simpleng pamilya. At nag-renew na nagpapasalamat sa Poong May Kapal na nakasurvive tayo at patuloy tayong nagsusurvive sa 2021. Bok, ikaw naman! Anong New Year's resolution mo daw, Bok? Ako, Bok Nico, ang New Year's resolution ko ay new journey for me and for my family and sa lahat na ng ating mga ginagawa. Of course, new inspiration and always in action na, Bok Nico. Good health, dapat balanced diet. And of course, dapat mapaigting ang ating faith sa ating dakilang mailikha, Bok Nico. Ikaw, ano ang iyong New Year's resolution? Yes, Bok, tama ka. Alam mo naman, New Year's resolution ko para sa bayan.
sana malampasan natin 'to. Alam naman ang ano natin, we are all in this together and we will get through in this together. At no one will be left behind. But kidding aside, kagaya mo, pina-follow ko yung healthy lifestyle mo, Bok. This 2021, kailangan natin a healthy lifestyle if we want to serve our country. Di ba, Bok? Kaya nga, Bok, kaninang umaga, talagang, actually, hindi lang ngayong umaga, kundi pagpasok ng New Year, ay talagang inumpisahan natin yung ating para sa kalusugan, ano? At hindi po pwedeng hindi tayo physically and mentally fit. Kasi yun ang kailangan natin para tayo ay magpatuloy, hindi lamang sa programa na ito at para sa paglilingkod natin sa ating bayan. At Bukit, yung ating mga kababayan, of course, yung ating mga kasamahan dito sa labas ng ating Zoom, ano, yung nasa FB Live. Tanungin natin yung ating mga social workers and other development workers kung ano ang kanilang mga New Year's resolution. Ayan, pwede po kayong magsulat diyan sa ating FB Live at nang mabasa natin at mapakinggan ng ating lahat ng ating viewers ang inyong kanya-kanyang mga respective New Year's resolution, Bok Nico. Yes, isa-shout out po namin kayo at pati ang inyong mga New Year's resolution. Kung may mga shout out kayo, pero i-share nyo naman sa amin yung mga New Year's resolution nyo. Healthy lifestyle. So, kailangan po yan ng ating mga magagawang panlipunan. Ha? Remember, physical and mental health, healthy lifestyle. We cannot serve others and we cannot serve our community. We need to keep ourselves healthy physically and mentally. So, remember that. Yes. And magandang gabi sa ating mga kasama dito. Book Nico, ano? Si Kuya Jesper. And nanonood ngayon sa ating 4Ks ang dating kasamahan natin na undersecretary at naging acting secretary Celia Yangko. Bok Nico. Yes, nandito rin si Professor Telmeli Mendoza. Happy New Year, ma'am. Yan, Happy New Year, ma'am. At of course, nanonood sa atin yung ating naging guest from Southern Leyte University, no? Si Doc Estela Lucy Armada Abaa. Ayan, magandang gabi and Happy New Year sa ating mga LSU. Naging panauhin natin siya at ang kanyang mga officers dyan sa SLSU. Bok Nico? Yes, we would like to greet our fellow social workers from Mindanao. Assalamualaikum, Allahu Akbar. And to our social workers from Bisaya, maayong buntag sa tanan. Bok Ricky, baka may gusto ka pang batiin dyan. Yes, nais kong pasalamatan, Bok Nico, ang mga big brothers and sisters natin na nagbibigay inspirasyon sa atin dito sa ating programa kung kaya tayo ay nagpapatuloy dito sa ating initiative na makatulong para sa inyo ang lahat ng ito. Alright, Bok Nico, ayan. Those who will share to us yung inyong mga New Year's resolution, ayan po, magbibigay po kami ng 300 at via GCash amin pong ipapadala para marinig din natin ang boses at ang sharing ng ating mga kasamahang social workers all over the Philippines and abroad, ano? Tatlo na po pwede natin pagpilian para sa pinakamagandang New Year's resolution ang ating mamaya bibigyan ng 300 peso. Bok Nico. Yan nga, Bok. Ano ba yung pinaka New Year's resolution mo? I-share nyo lang. Alam mo, New Year's resolution ko ngayon, more NBBO. Binabati nga pala natin ang UP system. Kapartner na siya ng NBBO Philippines. So basically, para matuloy at ang programa, alam mo naman na we need the support of all of you to like and share our YouTube group and our Facebook, Bok Ricky. Yes, Bok Nico. So habang sila ay magsusulat dito sa ating doon sa ating chat box, ano, sa live, ay Bok Nico, katuwaan lang naman tayo dito, no? Nagkakatuwaan na naman tayong dalawa. pero ganda ng quote mo, ha, Bok, ha? Oh, alam mo naman tayo. Armani, ha? O
yung itsura natin, Bok, para tayong simpleng mamamayang Pilipino na ilingkod sa sambayan ng Pilipino, Bok Miko. Tinatawagan po namin ang mga pwedeng mag-donor ng aming mga suit. Nauubos na po yung mga suit namin, tsaka mga polo and tie. Alam mo, Bok Miko, may nakapagbagit sa akin na pwede na tayo pag-international. Bok Miko, anong say mo doon? Ayun nga, sa dating pa lang natin, Bok Ricky, kita mo naman yung production natin headed by Direct G. Direct G, Happy New Year! Oh, Happy New Year, Direct G, at sa mga milyong-milyong Pilipino na nasa loob ng bansa at labas ng bansa. Okay, Bok Nico, bago tayo magpatuloy, ano kaya kung handugan natin ng awiting pambagong taon ang lahat ng mga kasamahan natin ngayon? Bok Nico. Ano? Yes, Bok. Alright. So, papakinggan natin, no? Itong awitin ng bagong taon, bagong pag-asa. Alright, Bok Nico. Yes, original composition and sung by Major Ricky Bunau, registered social worker, masters in public management. Yes, Bok. Sa buhay ating haharapin, bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong sigla. Bagong buhay, bagong sigla. Masdan mo ang paligid, pamilya'y nagmamasid. Tagumpay sa ating buhay, ang Diyos ang may bigay. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong sigla. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong sigla. Lahat ay sama-sama sa isang hangarin. Kaunlaran ng bayan at ibayuhin. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong sigla. Amazing, Bok. Congratulations. Another napakagandang awitin na naman. Ito na naman ay original composition mo, Bok. Bagong taon, bagong pag-asa.
Bagong taon, bagong pag-asa, at para sa ating lahat yun, Bok. Ano naman na naging inspirasyon mo habang sinusulat mo yung awitin na to? Alam mo, simple lang naman, ano? For every year, gusto ko may bago, bagong inspirasyon, bagong mga dapat sagutin, and bagong mga challenges na dapat tayo ay maging inspirado sa ating laging sarili, at of course yung mga bagong mga hamon sa buhay, malalampasan natin yan. So ganun lang lagi umiikot, ano, yung mga challenge, yes. Action, no, ganun lang. Okay, remember the saying that we rise by lifting others. Yan po yung qualities ng social worker. Bok, marami na tayong shout out dito, ah. Kay Sam. Sam, nasan ka ba? Millennial social worker natin. Magpapapayat na daw siya and healthy lifestyle. Babawasan daw niya yung ano niya, yung pagkain ng sweets. Salty na lang kainin mo, Sam. Regards for you, ah. Bok. Next is, ibabalik daw tayo sa totoong new normal. More power to all social workers around the world. Stay safe. Marami pang matulungan. Si Ma'am Nena. Ate Nena, magpapayat daw ulit siya. Sige po, titingnan po namin siya. Bok, nawala ka. Hindi kita makita sa video. Hindi ka namin marinig, Bok. Siguro ang New Year's resolution natin next time, magkaroon na tayo ng sariling ano, studio, no. Huwag po kayong mag-alala, bumili po kayo ng maraming NDVO software. Bok, hindi ka marinig. Sige, my New Year's resolution si Professor TLM, ha? I will try to live each day as if it is my last, because every day is a gift. That is why it's called the present. Hindi daw natin siya in-include sa raffle. And end of quote, Professor Tialan. Yes, let's read some. While my Bok is fixing his connection, let's read some, ano, some New Year's resolution. Okay, direct. Hindi namin marinig si Bok Ricky. Sige, let's continue our... binabati natin ang... Ms. Vanessa May, Australia. Yes, Bok. Any more shout-out dyan support mo? Yan, Bok, okay na? Yes, kailangan ka namin makita. Ang gandang lalaki nating dalawa. Okay na, okay na. Alam okay. Mo, kailangan New Year's resolution natin ay bago na tayong studio, no? Ayan, okay na, Bok. Vision natin ngayon. Sige, Bok. Ayan. Alright, so Bok, New Year's resolution, nagkaroon lang ng technicalities na konti. But ngayon, okay na. Bok, ipakilala na natin ang ating... panauhing pandangal, napaka ano nito, napakapalad natin Bok Nico, at lagi natin siyang nakakasama at pinapaunlakan tayo palagi sa kanyang time, precious time. Bok Nico, Happy New Year ito para sa atin, kauna-unahang guest natin for 2021. I-welcome natin Bok Nico. Yes, Bok, it's my privilege and honor to welcome again our social worker inspiration. None other than the chairperson of the Central Human Resource Agency of the government, the Civil Service Commission. Prior to her appointment, she was the Undersecretary for Policy and Plans of the Department of Social Welfare and Development, and she served for more than 39 years in the SWD. Mm-hmm. She also served as the Deputy Secretary General of the ASEAN Social Cultural Community Department in Jakarta, Indonesia, which covers the different sectors like social welfare and development, disaster management in the region. She was recognized by different ambassadors for her contributions in ASEAN.
At the DSWD, Rose from the Rocks, Bok, she started as a training officer and became the undersecretary of our DSWD. And naging boss natin to, Bok Ricky, ah. She served as the project leader. So she's also an innovator. Huh? She's not only a good, excellent manager, she's an innovator. Okay? She makes sure that you deliver the outputs. And she's a visionary. For example, she headed the balanced scorecard, the national household targeting system for poverty reduction, and she chaired the Juvenile Justice Welfare Council and the National Committee on the Filipino Family, and also the National Commission on Senior Citizens Monitoring Board, and the Social Protection for the Rights of Women and Children. And she gave significant contribution to the development of social protection in our country. So she was the first DSWD first manager awardee in 2004, and she was also awarded an outstanding career executive service. Okay, Chairperson Bala was appointed as the country's first child rights representative to the ASEAN. She was also the first elected head of the first session of the Commission on Social Development in the United Nations, and she received her master's in UP and her Bachelor of Science degree in social work from Central Escolar University. She's an inspiration, okay? She's a role model, and she's one of our excellent leader and manager in the public service. Let us all welcome Happy New Year, Chairperson Alicia Bala. Are you in the house? Yes. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat at lalong-lalo na itong aking dalawang Bok. Bok Nico at Bok Ricky. Happy New Year sa lahat na kasama nating ngayong gabi. Direct G, maraming salamat. At narinig ko nandito rin si Prof. TLM, my idol. At saka si Yusek Cell, kasamahan ko nung nasa DSWD tayo. So sa lahat ng nakikinig, nanonood, maraming salamat. At sana itong taon na ito ay malampasan natin lahat ng ating naranasan nung 2020. Alam nyo naman, nung 2020, lahat yata ng klase ng disaster na pagdaanan, di ba? Yes, ma'am. Tama po. Nagsimula sa mga, siyempre, taon-taon, meron tayong mga malalakas na bagyo, tapos meron pa rin tayong mga lindol, meron ding Taal volcano eruption, and then of course, the worst part of it was yung pandemic na dinulot ng COVID-19. Sa tingin ko, lahat na nandito, hindi ko lang alam, Prof. TLM, kung nung panahon ng sabi nila yung Spanish flu. Pero ngayon, patingin, di ba, ang sabi nga natin, naalala ko eh, ngayon lang nagkaroon itong pandemya na lahat ng parte ng Pilipinas na naranasan. Kasi kung may bagyo, parang pulo-pulo lang, di ba? Hmm. Pero ngayon talagang ano, kaya ako'y saludo sa mga social workers kasi kayo din yung isa sa mga frontliners natin. At lalong-lalo na yung mga dati kong kasamahan sa DSWD, napaka-challenging yung ginawa ninyo at kasama dyan ang mga local social workers para lang mahatid ng ayuda sa ating mga kababayan na nangangailangan. So ako ang aking New Year's resolution, sabi nyo nga kanina, ay magkaisa tayong lahat, lalong-lalo na ang mga nagsisilbi sa bayan para lang maibangon, lalo na yung ating mga kababayan na lalong na naapektuhan dahil dito sa pandemya, maraming nawalan ng trabaho, at higit sa lahat, meron din tayong mga mahal sa buhay na nawala dahil dito sa COVID-19. So bigyan nating lakas at bigyan natin ng bawat isa. At ipagpatuloy natin ang pagsisilbi sa taong bayan. So 'yun yung aking ano, at higit sa lahat dapat tayo ay
malusog kasi hindi tayo pwedeng magpatuloy kung tayo naman ay nagkakasakit. Sinasabing may sakit. Alam nyo, kaninang umaga, alam nyo naman yung aking ginagawa tuwing umaga o tuwing hapon pagkagaling sa opisina, yung pag-garden. Nako, kaninang umaga, Ricky, Bok Ricky at saka Bok Nico, biglang sumakit ang aking bewang. So akala ko hindi ako makakaupo ngayon, ha? Pero dahil sa inyo, pinilit kong makiisa sa ating lahat at ako'y natutuwa at nandito ulit ako. Salamat, salamat sa lahat. Yes, Bok Ricky, nakamute ka. Alam mo naman si Chairperson Bala eh. Advocate siya ng healthy lifestyle. Yes, ma. Ang tanongin ko sana kung nakaka 10K pa tong tumakbo si Chair eh. Alam mo, di ba meron yung ano, meron yung fit na watch. Ang sabi ko, di ba ideally daw dapat 10,000 steps a day. Mm-hmm. Ang akin lang 5,000. Eh nung chinek ko yung aking monitor, nakuha, wala pang kalahati doon sa aking target na 5,000 steps a day. So, but anyway, siguro itong taon na ito, kailangan na talaga, lalo na sa aming mga edad, lalo na ako, no? I belong to the one of the most privileged groups in the country, aka senior citizens, o, di ba? Yeah, Ma'am Chair Bala, Ma'am Alice, Happy New Year sa iyo, Ma'am. Thank you very much po talaga, no? Ma'am, noong taong 2020 po, mayroon po ba tayong ipagpapasalamat sa taong 2020 at for this year 2021? Ano po ang ating life goal sa iyong personal? Oh, okay. Ako, una, yung 2020, nagpapasalamat ako kasi nandito pa tayo. The gift of life, yung gift of life. And then yung gift of family, gift of friends, and then yung gift of health. So sa tingin ko, yun yung dapat nating pinagpasalamat sa Diyos kasi nandito pa rin tayo. Kaya ang sabi ko nga, siguro ito yung plano ng ating Panginoon na bakit nandito pa tayo? Why are we here for? It's to continue serving the Filipino people at to have connection with you and everyone, the social workers. At tuwan-tuwa ako kasi talagang pang-international na itong programa niyong dalawa, ha? Oo. Unfortunately, alam mo nung Pasko, di ba, yung Christmas, I was around. Kaya lang nagkaroon ng ano, glitch sa tingin ko yung aming internet connectivity dito sa bahay. Kaya pasensya at hindi ako nakabati ng Christmas greetings nung panahon na yon. But just wanted to be known to everyone that you are all in my thoughts and in my prayers. Kasi nga kailangan natin talagang magdasal dahil nasa kanya lahat ito. Kung wala siya, hindi tayo patuloy na nabubuhay. So, yes. Bok, tanungin natin si Chairperson Bala yung mensahe niya sa mga civil service at tagapaglingkod ng pamahalaan sa buong Pilipinas. Chairperson Bala. Okay, gusto ko lang basahin siguro na yung aking ano, yung aking message na ipinalabas nitong nakaraang linggo. Ang sabi ko dito, as we step into a new year, I would like to thank you for your excellent service sa lahat ng mga naglingkod sa bayan. At maraming salamat kasi nagpapatuloy kayo na naglilingkod. At ang sabi ko, lalong-lalo na yung mga frontline workers, kasama na dyan ang mga social workers, mga lahat-lahat na. Ayaw ko nang banggitin, syempre, kaya lang tayo mga bilang mga social workers. Ang sabi ko nga, yung ating naranasan nung isang taon ay magsilbing ating inspirasyon para lalong pagbutihin natin ang ating mga trabaho. Pero ang sabi ko nga, hindi lang dapat isipin natin din yung ating mga sarili.
I think yung self love and self care is important more than ever nowadays. Kasi nga ang sabi ko, sana itong taon na ito, kahit nang sabi nga nila ang dami, meron ng mga variant ang kung natatanda nyo, sabi nila meron mukhang may tatlong variant na minomonitor ng DOH. Pero hindi dapat ito maging hadlang sa ating lahat. Kasi dapat ang manaig sa atin ay yung ating ibigay kung anuman yung meron tayo, lalong-lalo na dun sa ating mga kasamahan at sa ating mga kapwa Pilipino. At ang sabi ko nga dun sa aking message, sana sa ngalan ng Civil Service Commission, maipaabot namin personally ang aming pasasalamat. Na wala na yung mask, makita nyo yung mukha ng civil service na handang tumulong, handang makiisa sa lahat ng layunin ng iba't ibang ahensya. Kasi bilang central personnel agency ng ating birokrasya, ang Civil Service Commission ay kaagapay ninyo. Kaya yun ang aking maikling mensahe sa lahat ng mga nagsisilbi kahit na kayo ay nasa pribado o kaya nasa gobyerno. Isa lang ang aking sasabihin sa inyo, maraming salamat at naandyan kayo, lalong-lalo na nung nakaraang taon. At sa 2021, sa tingin ko, mas lalo tayong kailangan ng taong bayan. Kailangan magbigay tayo ng liwanag ng saya at kailangan yung ngiti lang, at yung ngiti lang sa tingin ko makakabawas ng kanilang mga anxieties, yung mga fears, the fear of the unknown, kasi nga hindi natin alam hanggang kailan ito, pero it should not stop us from doing what we want to do. So, yeah. Kagaya ng ginagawa niyo dalawa, patuloy pa rin itong programa niyo at ako'y kaisa ninyo para isulong itong programa niyo para mas maraming marating, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ASEAN at sa buong mundo. So, ayon ang aking, hindi lang sa mga taong bayan, sa mga nagsisilbi, sabi ko nga sa pribado o sa gobyerno, kundi para sa lahat. All right. Maraming salamat, Chair Bala, for always supporting us, 4Ks and other social workers and development workers and the public workers of the government. Napakaganda ng mensahe mo. Bukney ko, alam mo ba na mayroong inihanda si Ma'am Chair Bala para ibigay ang kumpletong guidance niya sa buong mga workers ng public and private organization. At bigyan natin ng pagkakataon at dyan si Ma'am Bala para ipahiwatig ang lahat ng mensahe na nanggaling sa kanyang tanggapan sa Civil Service Commission. Bok Nico? Yes, Bok. Nagpupugay, sumasaludo at kinararangal po namin ang mga nagsisilbi sa serbisyo sibil ng ating bayan, sa mga manggagawa at tigasilbi sa ating komunidad, lalong-lalo na ang sa mga government-owned control corporations, sa mga government agency. Pakinggan po natin ang chairperson ng Civil Service Commission, Chairperson Alicia R. Bala. Okay, maraming salamat muli at yan. Pagpasensya nyo, shortcut ko na itong aking presentasyon para lang baka maraming magtatanong. So, ito yung aming pinag-uusapan sa komisyon. Gusto kong ibahagi sa inyo. Una, ano nga ba yung mga aming thrust and directions? Okay. Number one, yung Prime HRM, ito yung tinatawag namin na Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Anong ibig sabihin nito? Gusto naming itaas ang antas ng lahat ng government agencies para yung ating pinaka-asset
sa birokrasya ay ang tao, di ba? So, anong ibig sabihin? Apat itong systems under Prime HRM. Okay. One, ito yung recruitment and selection and placement. Okay. Yung next ano slide, please. Okay. So, nagsimula kami itong virtual recruitment nitong nakaraang taon. Parang ang tingin namin, kahit na noon pinag-uusapan na namin na siguro hindi lang yung face-to-face contact, kundi pati yung pag-post ng vacancies at saka yung online posting of vacancies in government, ginawa namin, nagsimula. Mula nung ako'y civil service, nung 2018 pinasimulan ko yung kung ang DOLE meron silang fair, job fair, sabi ko bakit ang gobyerno wala. So, nung 2018 nagsimula kami. Ngayon, nung 2020, dahil nga sa pandemya, ginawa naming virtual ang job fair. At ito ngayon, pwede na yung posting of vacancies, pati yung interview, background investigation, at inallow din namin yung mga use of e-signature at saka yung online submission of appointment papers at saka pati yung administration ng oath kung bago ka sa gobyerno. Ngayon, ang ginagawa namin ngayon, dahil nga dito, lalo naming pinalakas at nagsimula na actually bago pa man may pandemya, itong tinatawag namin na e-appointment process. So anong ibig sabihin nito? Na instead na yung paper, we hope that it will become more paperless na this time. Kasi nga na nakita namin na ito yung pangangailangan. Dahil kung naalala nyo, we are now as early as 2018 or 16 thereabouts, yung fourth industrial revolution, and that's about the digitalization. So kailangan naming siguraduhin na kailangan naming gamitin ito. At pangalawa, yung performance management system, di ba? Yung lahat ng gobyerno, na ahensya, meron tayong tinatawag na strategic performance management system. Pero dahil dito sa ating karanasan noong 2020, the framework of the SPMS is still in place, pero inallow namin ang mga ahensya na mag-determine kung ano nga ba yung paano nyo ngayon i-measure ng output ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. Dahil, remember, nag-introduce kami yung alternative work arrangements. So mamaya, i-discuss ko din dito. At ang sabi namin, ang heads of agencies are now allowed to determine the parameters for measuring performance and assigning points per area. So, yon yung isa naming pinagawa namin. And kailangan din namin ipagpapatuloy kahit na itong 2021. Pangatlo, ito yung learning and development modalities. So, meron na kaming, nag-transition na kami sa mga webinars, micro-learning. Ano ba yung micro-learning? Ito yung isang bite-size na training program na inintroduce ng civil service na kunyari 1 hour, it's complete by itself. Parang kumbaga it's a module that would already give you the very essence of what we want to convey in enhancing or the developing the competencies of government employees. And then we also started, ito yung in-house training na kung ano'y kunyari isang ahensya, gusto niyang i-train ng kanyang mga tauhan instead na ipadala sa amin. Gagawa kami, customized talaga ito para mas maraming mga participants na galing sa isang ahensya. So ano ba yung focus din namin ngayon dahil nga sa nangyari? We want to train future-ready leaders and future-ready workforce. Kasi nga, di ba, kung napansin nyo noong 2020, nagkaroon tayo ng mga crash training program on the use of technologies. Kagaya nito, halimbawa, Zoom. Sino ba mag-isip nung araw na mag-zoom tayo? So meeting,
Pero alam mo ang kagandahan, ang napansin namin, na nung dahil dito sa webinars, dahil nga because of the physical distancing and then the limited mobility of people, na napansin namin na dati-dati pag mag-training kami, mga a maximum of 30 lang. Pero because of the webinars that we are now using, parang mas marami na ngayon ang nararating ng aming mga training programs through webinars. Kaya pag sinabi naming future ready leaders and future ready workforce, yung bang the capability to transition to the new normal. Kaya ano ba expectations mo pag sinabi mong future ready leaders? One, they should be they're culturally intelligent, yung kanilang strategic foresight dapat mag-isip na advance, yung maging creative and innovative, and then because of again the experience of a pandemic, yung ating we have to develop the adversity quotient among people working in government. Kasi kung naalala nyo, ang sabi natin may IQ, merong EQ, ngayon ang sabi namin dapat meron na ring adversity quotient na yung mga civil servants should be able to manage and cope. And then ito because we are now working most of the time, even right now, yung work from home, kaya we also want to develop our leaders to become, how does it take to become a remote leader? So we talk about remote leadership. And more than ever, I think this is the time that agencies should really collaborate and co-create so that yung convergence, yung synergy will have a greater impact to the public. And then yung public service values in adversity. Sa tingin namin, in government, meron kaming dinevelop na 4 core values na dapat ito isa buhay. At lalo ngayon, dahil sa ating mga naranasan, ano ba yung public service values 4? We call it PIES. Ano yung PIES? P is for patriotism. So this is about love of country, love of neighbors, love of Filipino people. Lahat yon. Ano yung nationalism, but it does not mean that we have to become isolated with the rest of the world. But the values being a Filipino should be promoted. And then the second, when you speak of I, this is integrity. Integrity, that's the anchor of the character of a person. Everything that you do, whether someone is there to look at you or even if you're not aware of who the people are you're working with, yung integrity defines the very personhood of an individual. So yun yung aming pinomote talaga. And then of course, yung excellence. So when you talk about excellence, this is the continuing search for new things, new way of doing things. Sabi nga natin ngayon, alam mo, sabi ko nga nung nag-meeting kami dun sa, the first meeting namin dun sa komisyon nung Wednesday, nung binalikan ko kako yung aking unang meeting sa kanila at yung aking ginawang speech, I was already talking about new normal at that time in 2015. And I told them that I didn't realize at that time that we have to be prepared for the new normal. It took pandemic that everyone would realize that there's already a new normal in the way we do things. Kaya nga, nung tinanong ako, may nagtanong when I was invited in an international conference, do you believe that we're going back to the old? And I said, I don't think we will go back. Why? Because kahit na mag-normal na, ibig sabihin mag-normal, okay na, nabakunahan na lahat ng tao, parang yung dati, lahat na may immunization, dati flu, etc. Diba? Lahat, mga sakit na kailangan ng bakuna. So we went back. But when I say, are we going to the old? Ang sabi ko, hindi na pwedeng bumalik doon. Bakit? Kasi nga, nakita natin yung power ng technology.
So kailangan natin ipagpatuloy yon to be able to reach out to more people. And then parang kumbaga 24-hour, anywhere the people are, they can reach us. Okay, so yon yung excellence. Kailangan talaga ipagpatuloy natin. Kaya nga maganda itong ginagawa nyo, Bok Ricky at Bok Nico. Kasi ito yung pamamaraan para lalong mapaigting ang pagkuha ng bagong kaalaman. Kasi by just sharing the experiences of everyone, especially the social workers, what they have done during the period of their service delivery, naiba na yung landscape ng public service delivery. Marami na nating nagawa. So that's one, excellence. Ano yung S? Ito yung tinatawag namin na bumubuo itong tatlo, yung apat. Ito yung spirituality. This is about, we do believe that there is a higher being, there is a higher element that helps us in everything that we do. And regardless it's not about the religion, but it's about the way you live. What is the purpose, the very purpose of your existence in this world? So yun yung pinakabuod na kaya nilagay namin yung spirituality, yung pinakadulo. Kasi ito yung pinaka-anchor natin. If we believe someone above us, we can have that focus in life, and we are able to determine where we want to go and where we make a difference in the lives of other people. So next is about the rewards and recognition. Syempre hindi lang naman yung trabaho ka, di ba? Kailangan naman mo din i-recognize itong kanilang mga ginawa. So meron kaming yung annual search for outstanding officials and employees. So tatlong kategorya yan. Presidential Lingkod Bayan Award, ito yung talagang pinakataas kasi ito yung sa presidente. At ang Civil Service Commission, meron siyang mga kasamahan dito para hindi lang civil service ang miyembro ng search committee, kasama diyan ang Office of the President, Office of the Ombudsman, Office of the Commission on Audit, and then pati ang mga private sector. So hopefully next time I will make sure that before my end terms, by the way, that will be in 2022, na merong representative from the social work profession. And then meron ding itong dangal ng bayan. Kung lalong-lalo na sa gobyerno, meron tayong basic law, di ba? Ito yung code of conduct and ethical standards for government employees and officials. So yan yung mga virtues ng mga civil servants. And then yung Pag-asa Award, itong tinatawag na innovations. Ano yung mga ginawa mo para lalong mapaigting ang pagsisilbi sa bayan? Kahit na ikaw ay police, sundalo, clerk, janitor, nakakatuwa kasi alam mo, hindi lang yung mga technical persons ang nabibigyan na ng ano. At meron ding social workers na award and ang natatandaan ko nung isang taon, merong isang finalist, isang social worker from DSWD. And then ginawa namin lahat ito ngayon, 2020, nung 2020 up to 2021, it will now become virtual search. So ito gusto kong iparating na kailangan siguro mas marami kayong nire-recommenda, lalo sa local government units. At 2021, magsa-search ulit. So, aabangan ko na sana meron kayong mga isubmit na mga nominees na nanggaling sa inyong mga rango, sa court, sa mga korte, sa local government units, government-owned or controlled corporations with original charters, mga national government agencies, state universities and colleges. So, narinig ko kanina si Bell, no? Si Dr. Bell ng Palawan State University. So, sana ito yung mga gagawin natin. Okay, next. Ito, yung alternative work arrangements. Alam nyo,
nag-issue kami ng apat noon. Ngayon, kung mapapansin nyo, okay, next slide please. Ang panawag namin noon, hindi na lang siya work from home kasi nga there would be instances na hindi naman kailangan sa bahay, lalo na kung sa tingin nyo, mahirap ang connectivity sa inyong bahay. Pwede na kayong kung saan kayo convenient na kung saan pwedeng kunyari merong ibang lugar na you can have access internet. So yun yung pinag-uusapan namin na any conducive place where you can work. Kasi iniisip din namin na hindi lang para sa pandemya itong ginawa namin kundi parang all season na siya. So pwedeng work from home kung saan ka saan mo gusto, pwede ka rin naman mag-report kunyari pag bagyo, hindi ka makarating sa inyong opisina. Kung saan yung malapit na opisina mo, kunyari regional office, field office, or provincial office, municipal office, pwede ka doon mag-report. Okay. Yung work shifting and flexi-time, I think alam na natin ito. Na ito yung pinakagawa natin. And then yung skeleton or skeletal workforce, yung may certain number of people lang magre-report. And then, a 4-day compressed work week. Ito na nangyari na nung una, pero selected lang nung araw. Pero ito, kung ito ay gusto ng mga heads of agencies, we will be allowing them. Basta ang sinasabi lang natin, 40 hours a week. Okay, so 4-day. And then, combination of any of the four. So we will be issuing a more detailed implementation guidelines for this purpose. Para magkaroon tayo ng mas malawak na implement nito. Okay, next. Yung promotion of occupational safety and health standards. Alam nyo ba, tamang-tama talaga, nung itong 2020, naglabas ng standards, yung occupational safety and health standards for the public sector. Alam mo, nung dumating ako sa civil service, ito yung advocacy ko. Kasi sabi ko, bakit sa private, meron itong occupational safety and health standards, pero sa public sector, wala. So it took, alam mo, dumating ako sa civil service 2015, di ba? Pero sabi ko, kahit nang ganong katagal, ang importante, timely yung pag-issue ng itong circular na pinirmahan ng CSC, DOH at DOLE. At dito, yung occupational safety and health standards, sinama lahat, pati yung pag may disasters, may pandemic, at kung ano pa. Kaya nga, sinundan din ito yung mental health program in the public sector. Alam nyo muli, ito din yung kauna-unahan na binigyan din ng mental health program. Kung na, siyempre, sabi ko nga, self-promotion, ang DSWD, naalala nyo, meron tayong programa dyan, no? Especially during disasters, yung ating psychosocial interventions, no? Hindi lamang sa ating mga kliyente, kundi pati sa ating mga kasamahan sa TSWD. So ako'y tuwan-tuwa kasi nailabas lahat ito nung panahon ng bago man magpandemya, lalo na itong mental health program, naglagay kami kung paano gamitin. Okay, next. And then, availment of leaves. Sa tingin ko, para sa public sector, matutuwa kayo kasi meron kaming ilalabas. Of course, meron na kaming nilabas. Sige, next slide. Nung during the quarantine pandemic. Next, please. Oo, meron tayong mga quarantine leaves na ang sabi namin kung kayo ay, di ba, nung unang bugso ng ang pandemya. Merong mga empleyado na nag-attend pa ng mga meeting sa Metro Manila. So, ang requirement noon, kailangan pag bumalik ka dun sa probinsya, kailangan ka naka 14 days quarantine. So, minabuti ng komisyon na dapat hindi ito chargeable sa kanilang leaves. Whether it's the vacation leave or earned, yung mga earned leaves, vacation or sick leave. So, sabi namin, yan ay hindi nila pwedeng ikalta. So kung meron, lalo na doon sa mga social workers ng trabaho sa gobyerno,
kung meron kayong concern at yung inyong mga HR ay binawas sa inyo, dapat hindi. Tapos, nagbigay din kami, ano ba yung mga excuse leaves? Di ba, nagkaroon na ng ECQ, MECQ, modified quarantine, and then MGCQ. So, ibig sabihin, kung meron, kung doon sa lugar ninyo at yung papasokan yung opisina, kokonti lang ang sasakyan at hindi kayo makasakay papunta sa opisina, tinatawag namin dyan na you will be excused and you will, it will not be deducted sa inyong mga earned leaves. Okay, ito yung bago. Mag-i-issue na kami. Actually, napirmahan ko na. Inaantay na lang yung isang pirma tapos ilalabas na namin. Ito yung amendment to Omnibus Rules on Leave. Unang-una yung expanded maternity leave. So sa tingin ko, alam nyo na ito. Nung isang taon, meron tayong batas na kung ikaw ay buntis at nanganak, kung live birth, you are entitled to 105 maternity leave. 105 days. Ngayon, kung ikaw ay solo parent, di ba, may 15 days ka pa, maging 120. And then, pwede rin ikaw mag-extend ng another month, pero wala nang bayad yon, ha? Para lang ano naman. Pero at least, mabigyan na ng diin. Kasi gusto namin talaga na ang pagiging magulang ay kailangan ang presensya, lalo na pag ang bata ay bagong panganak. Yung paternity leave, alam ko na yung mga fathers, gaya ni Ricky, kaya lang hindi mo na ma-enjoy. Nung una, meron tayong 7 days. Ngayon, under the expanded maternity leave, yung babae, yung nanay, o yung asawa, o... At ito yung isang gusto kong sabihin sa inyo na regardless of your status, whether you're married or not, you are entitled to maternity leave. Ngayon, yung paternity leave, kung ikaw ay legitimate, you are married, you are entitled to 7 days. Ngayon, yung partner mo o yung asawa mo, at gusto niyang mas marami kang araw din na makasama niya sa pag-alaga ng anak, pwede ka rin niyang i-allocate ng additional number of days. Ngayon, ito, bago nilagay namin na yung adoption leave. So, kung ikaw, kung ang isa couple, pwedeng mag-enjoy. Ang mag-enjoy ng 30 days ay yung babae, yung lalaki is 7 days, kung married. Ngayon, kung single parent, kahit babae ka o lalaki ka, you are entitled to 30 days leave. Okay, under the adoption leave. So ito yung bago na sa tingin ko maraming matutuwa, lalo na sa mga kalalakihan na mag-adopt. Okay, next. Ito, CSC examinations. Ito, malaking challenge sa amin kasi nung isang taon talagang kinansel namin dahil ang dami-dami kasing kumukuha ng exams. Okay, so ano ngayon yung different modalities? Okay, next. Una, ito yung computerized examination. So we are now strengthening yung computerized. Ano yung ibig sabihin ng computerized? So a maximum dati a maximum of 20 sa isa naming sa bawat opisina namin. Kaya lang because of the physical distancing, so sabi namin siguro tingnan natin if we can expand the number of testing centers through the use of computer. Kaya nga panawag namin computerized. Ngayon, we are looking at transitioning to online exam. So, ibig sabihin, hindi na kailangan mag-ipon-ipon. Kasi alam nyo, bawat exams, kasi 2 beses isang taon, 300,000 all over the country ang kumukuha ng civil service examination. So, bawat kwarto, we are allowing 25 examinees. So, can you just imagine, ang ginagamit namin ng mga eskwelahan. Pero dahil nga dito sa pandemic, physical distancing, kaya namin tinigil isang taon. Kaya ngayon, nakikipag-usap na kami dun sa mga tech companies how they can help us to ensure, one, yung security na hindi mag-leak yung mga questions na i-encode doon. At pangalawa, para namin maprotektahan ang mga examinees at saka mga examiners namin.
So yun yung aming ano, yung pen and paper test, parang transition bago mag-online. Nag-iisip din kami na ano ba yung gagawin namin, pero hindi na siya ganong kadami sa tingin namin dahil nga marami sa isang school. So baka kailangan namin, ang iniisip na namin ay kuntian para lang maka schedule kami. So alam ko marami sa inyo yung mga kamag-anak, kaibigan na nagtatanong kailan na. Ito malalaman natin hopefully before the end of the quarter, first quarter, mas planado na yung aming gagawin. Kasi nga sabi ko, ito yung pinaka-challenge namin. Okay, next. Yung quasi-judicial functions namin, okay, next. Alam nyo naman, kami yung nag-hear ng mga administrative cases sa mga public civil servant, yung mga civil servants below the director level, yung mga presidential appointees, by the way. So lahat ng mga cases kaming naghawak. Ngayon ang meron na nag-usap na kami na baka we will adopt yung ginagawa ngayon ng Supreme Court, yung mga virtual hearings and the virtual submission of all the mga cases, yung mga documents. Okay, para lang ma-facilitate. Next. Okay, yung public sector union, ang gusto naming palakasin, lalo na sa mga gobyerno, para kaagapay ng management. Kung ano ba yung mga dapat gawin, lalong-lalo na itong nakaraang taon, marami tayo talagang mga challenges. So paano natin maiangat ang antas ng pagsisilbi sa bayan at saka yung kanila namang welfare. Hindi lang para sa servisyo, pero itong ang pinopromote ko talaga nung dumating ako dyan, yung malasakit para sa kapwa manggagawa sa pamahalaan. Next. Ito yung last. Ito, meron na kaming pinag-uusapan ng DOH at saka yung Interagency Task Force on Infectious Diseases, yung IATF. Yung ano yung mga requirements for government agencies pursuant to the transition to new normal. So hopefully we will be able to issue that guidelines para alam lahat ng mga ahensya ano ba yung meron ka, and this is also in support to the occupational safety and health standards in the public sector na isinusulong namin. So ito yung kabuuan, yung ano yung aming nakikita, at kung meron kayong mga suggestions, ako'y magpapasalamat dahil hindi naman namin lahat na baka meron kayo dahil sa karanasan, meron kayong gustong imungkay sa amin, open ang Civil Service Commission. So maraming salamat. So alam ko nag-spill ako ng more than 15 minutes. Pasensya na. Thank you. So okay, ma'am. Maraming salamat sa iyong comprehensive presentation, ano? Parang it's a summary of all the plans and trust and direction of our Civil Service Commission through the leadership of our CSC Chairperson Alicia Bala. Bokniko, kung napakinggan mo, ano, yung mga binanggit ni Chair ay talagang saklaw, hindi lamang yon pang gobyerno, kundi pati na rin sa mga naglilingkod na nasa private organization na Bokniko. Yes, responsive to the new normal. Yung PIES ni ng Civil Service Commission, yung COMEX, yung online exam, very important for this year. And then yung mga issue ng promotion and complaints. Yes. So napakaganda yan. Siguro, Bok, ibukas natin ang ating palatuntunan sa mga questions and answers ng ating tagapakinig. Meron akong natanggap dito. Meron ka na bang questions dyan? Dito may nag-message sa atin from a government-owned and controlled corporation. Is a government employee occupying a position lower in rank still qualified to be promoted, placed to the next higher position, absent the required supervisory experience? Okay. Alam mo sa ano kasi, sa civil service law and rules,
meron kasing tinatawag ng bawat position yung qualification standards. Mm-hmm. So, pag sinabi mong, kunyari, higher positions and it requires supervisory experience, hindi naman sinasabing yung experience mo ay galing lamang sa gobyerno. Kung ikaw ay galing sa pribado at meron ka na rin karanasan bilang isang supervisor, pwede rin yun tatanggapin. So, ibig sabihin, hindi lang nakasalalay dun sa experience mo ng supervision sa gobyerno. Pati yung sa private, pwede. At saka, alam mo, nung una, stricto ang komisyon. Ha? Nung bago ako dumating dyan, pag ikaw ay yung training mo, kasi apat yung main na hinihingi, tinitingnan kung papasok ko sa gobyerno. Una, education. Pangalawa, experience. Pangatlo, training. And then of course, yung fourth, eligibility. Ayun. So yung training noon, stricto. Mm-hmm. Na kunyari, mapopromote ka Nico o si Ricky, mapopromote siya sa DSWD. Kailangan yung 5 years lang, ang for the last 5 years, ang recency rule ang sinasabi. Mm-hmm. Kung ikaw ay popromote ngayon, Ricky, 2021. So ibig sabihin, backwards, 20, 20, 19, 18, 17, 16 lang. Yung mga nakuha mo nung araw, kunyari, may training ka nung 2015, 2014, hindi yun kinoconsider. Pero ang sabi ko, alam mo, yung kung ikaw makarating sa isang posisyon na maging director or division chief or assistant director, assistant secretary, USEC, hindi namang overnight yan, sabi ko. Mm-hmm. Parang ako, take it from me, training officer, ako nagsimula. Mm-hmm. Lahat yun, yung mga training ko nung araw nakatulong para ma-prepare ako maging director mm-hmm. hanggang nakarating ako dito sa aking pwesto. So, yun ang ibig ko lang sabihin na ginawa namin na kahit na nakuha mo pa yung training mo nung 1919 kopong, mm-hmm. Mm. Kasi it builds up yung yes. yung competencies mo as a person. Right. Yes. Oh, and so malaki ang maitutulong ng mga experiences na yon in sa pag-groom ano sa paghubog at paghahanda para sa iyong future direction, Bok Nico. Mayroon lang dito chair na nagpaabot ng tanong tungkol naman sa itong kung nagbibigay daw po ang civil service o itong extension, ang commission sa mga public employees, kung ito ay 65 na, ngunit mayroong IETF resolution na bawal lumabas ang mga 65 years old pataas. Ganon din doon sa mga 15 years old pababa na mga kabataan. Kung sakali man daw po na-approve ang extension, paano po ang exemption doon sa mga rulings po, Chair Bala? Okay. Una, tama ka. Ang civil service, lalo na sabi nga below yung presidential appointees, ang commission ay meron siyang otoridad na mag-extend ng serbisyo kahit ikaw ay 65 years old na. O kaya, kahit na more than 65 years old ka, hindi lamang kailangan ka, kundi kailangan mo matapos yung ma-reach yung 15 years in service para makakuha ka ng mga benepisyo sa GSIS. So nag-extend kami ng you can be extended maximum of 2 years just to complete the 15 years. Ngayon, ang sabi niya, paano ngayon 'yan under the IATF? Kung natatandaan nyo, yung aming sinunod namin yung guidelines ng IATF na meron mga exemptions, di ba, na hindi ka pwedeng lumabas. Dati-dati, 60 years and old and above, ngayon 65. And then, yung sa mga bata, 15 years old and above, pwede na. Pagdating sa civil service, nakalagay doon, at ito din ay nanggaling sa guidelines ng IATF. If hindi lang yung edad, pati yung meron kang health conditions na you are more vulnerable to acquiring the virus, di ba? So pwedeng nakalagay kung talagang yung presensya mo physically sa opisina ay kailangan pwede ka namang pumasok. Siguraduhin lang
na yung minimum health standards ay na-observe. Wearing of the face mask and face shields, frequent hand washing, and then yung physical distancing, sabi nga nila, parati nilang paulit-ulit yung physical distancing. Pero kung hindi, kung yung trabaho na assigned sa iyo ay hindi naman kailangan yung physical presence mo, pwede pa naman yung work from home. Depende sa usapan ng boss. Kung pwede bang, sige, 65 years old ako, meron akong diabetes, meron akong sakit sa puso, bago akong opera. So, at depende rin sa sabi ng doktor mo na pwede ka na bang maglakad o lumabas ng bahay. So, yun, nasa usapan ng boss at saka ng 65 years old na empleyado ng gobyerno. So, ganun, ganun kami ka-flexible. Kasi the heads of agencies will have that authority. We only provided the guidelines for which they can make the decisions appropriate to the situations and the kind of work that an individual employee is tasked to accomplish. Right. Ma'am, yun lang question ng virtual complaints natin. Okay. For example, paano sila magsasend ng virtual complaints? Meron kaming ito yung contact center ng bayan namin. So tingnan nyo yung aming yung sa aming mga email address at doon kayo magsasubmit ng inyong mga complaints. Dati na namin ginagawa ito, Bok Nico at saka Bok Ricky. Bago pa mag-pandemya, meron na kaming facility, either email, text, or yung anto, lahat. Ito na, yung aking apo dumadating na nagmamam na siya. kasi mami, hindi niya ma-pronounce ang lola, kaya mam. Okay. So yun, yung ibig ko lang sabihin, pwede na kahit tawag sa telepono. Ayun. Okay. Bok Nico, very interesting yung ating pong pag-uusap at pakikipagkwentuhan na may kaalaman ano sa ating CAC Chair, si Ma'am Bala. Pero bago tayo, Bok Nico, magpatuloy, ireserba natin yung iba pong mga nais magbigay ng pagka-clarify ano, doon sa mga nabanggit ni Chair Bala. Atin munang pakinggan ang ating millennial singer, no? Na si Mr. Sam Manzanilla sa kanyang handog para sa atin ngayong New Year 2021. Okay, Bok Nico? Yes, Samir. Pagpupugay po sa mga civil service servants natin at kay Chairperson Alicia R. Bala para po sa inyo to. Salamat. We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary problems have not been hard to face. But lately little changes have been slowly taking place. You're always finding something and it's wrong in what I do. But you can rearrange my life because it pleases you. You've got to love me for deep in me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love. So let me go, I must be free. Won't pretend to keep you. What I am, I have to be. The picture of perfection is only in your mind. For all your expectations, love can never be designed. We either take each other.
Yes, Bob. Pagmamahal talaga. Alam mo naman sa civil service, di ba, pagpapasok ka sa gobyerno, dito ka lang nagkakaroon ng oath-taking. Di ba, Bok? Na-remember mo ba nag-oath-taking ka? Oo nga, Bok. Alam mo, memorable yung aking pag-oath-taking. When I was at the NCR, noong una kong pumasok sa DSWD o sa government, taong 2001 yun, Bok. Naglingkod tayo at si Chair Bala ang aking kauna-unahang regional director ng DSWD NCR. Ang dami ko, Bok, natutunan dyan, Bok. Oo. At marami kaming karanasan kay Chair Bala, lalong-lalo sa pag-i-implement nitong kapit-bisig laban sa kahirapan program ng ating dating Pangulong si GMA. No? Sa mga community dialogue, na muntik na kaming mabatong dalawa, mabato, no, dito sa may batasan. And anyways, Mama, yes. Chair Bala, mayroon pong follow-up doon sa nabanggit kanina sa iyo, mm-hmm. na yung mga seniors, ano, yung 65 years old, kung wala pa daw pong resolution ang CSC, at ito po bang 65 years old ay pwede pa daw po bang pumasok bukas at pumirma ng mga transaksyones sa kanilang opisina? Ang sabi mo nga kanina, depende nga kung sa tingin niya kung yung nature ng trabaho niya, kailangan niya yung presensya niya sa opisina nila. Pwede naman talaga 'yon. Kasi ito yung tinatawag natin extension of service na ito eh. Diba? Kasi ang retirement age natin kasi sa public sector, 65 years old. That's the mandatory. Pero sabi ko nga kanina, pwedeng mag-extend maximum of 1 year. Okay? Pero kung ang inaabot mo lang ay yung para lang magkaroon ng 15 years in service, ang komisyon ay naging compassionate, binigyan ng 2 taon. Dati, 1 taon lang talaga. So, kung sinabi niya, pwede ba siyang pumasok? Ang sabi ko nga kanina, depende kung anong klase ng trabaho niya, tsaka usapan nila ng boss niya. So, yun. Ngayon. Bukne ko, mayroong isang magandang tanong dito. I'm sure matutuwa ang mga social workers at may mga experience nito sa local and provincial government. And okay, yes. Ito ay ayon dito sa Chair Bala sa Magna Carta for Social Workers na kung okay po ba na naka-appoint as Assistant Department Head sa PSWD o daw and hindi naman daw ito RSW, samantalang mayroon naman daw RSW na next in rank at nag-OIC. So ano daw po ang inyong comment o reactions dito, ma'am? Okay. Tama ka kasi meron na tayong Magna Carta of Social Worker for Social Workers at nakalagay talaga doon nakasaad kung ano yung qualification. Kaya kami ang civil service aming kinikilala kung may batas.
So pag yung kunyari merong nag merong ganun at nag-complain sa amin, ititrato namin ito na parang it's an action of human resource actions ito when it comes to promotion. So sa tingin nila ay hindi karapat-dapat yung taong yon dahil nga ang nakalagay doon ang because of the Magna Carta na binanggit kanina eh talagang registered social work, di ba? O kasi naalala mo Nico, tama yung Ricky nung tayo na sa NCR. Yun yung talagang ano natin, kaya ako'y natutuwa kasi sabi ko nga isa ka doon sa mga young and promising social workers nung naandun ako. At naalala ko, hindi lang yung kinento mo nung gabi-gabi halos, paano yung programa natin yung ano, sagip kabataan. Kabataan, oo, at kapati pamilya, di ba? Yung nandun tayo sa film center. Yes. Oo, so ako ay natutuwa sa inyo. Ang dami-dami yung... And I think that was the best years in my life sa DSWD nung naging director ako talaga ng NCR. Kasi nga, ang dami nating boss. natin ang pinakamataas na posisyon ng gobyerno, si PGMA. Pero lahat naman yung kanyang mga pinagawa sa atin para lang makatulong sa kapwa. Sa tingin ko, nagawa natin yon. Yes. Pagpagip sa mga bata. Oo. Talagang... Ako hindi ko talaga makalimutan na hanggang madaling araw nandun tayo sa Cali. Tama po. At maraming nakakamiss noon, Chair Bala. Doon sa mga panahon na yon na tayo po at kayo mismo ang aming talagang kitang-kita na ehemplo ng isang liderato na talagang kahit madaling araw ay naglilingkod, nagsiservisyo para lamang maayos ang mga programa at proyekto ng tanggapan. Okay? Yes. Book Nico. Yes, Book, napaka importante yung mga innovation na ginawa niyang ng civil service under the leadership of Chairperson Bala. I-point out ko lang yung mga napaka-importante nung sinight niyo po, ma'am, na paternity and a maternity leave na 120 days because according to study and research, napaka-importante kasama ng mga anak nila ang kanilang mga magulang sa bagong silang. At hindi nila alam, Bok, si Chairperson Bala ay dating head ng National Commission on Senior Citizens. Siya yung nag-launch ng website ng Senior Citizen. Yes. It was 15 years ago, Chair. Yeah, oo nga eh. Oo. Kaya nga, alam mo, kahit nung nandun ako sa Jakarta, para lang may kwento ko, no? Nabasa ko dun sa online na ang sabi, parang may pinalabas na para sa mga senior citizens tungkol doon sa hindi pwedeng mag-enjoy ng discount, lalo na kung promo na siya. So alam mo, kahit na doon ako, nag-message ako kay Attorney Triddle ng DSWD. Sabi ko, yes, kailan pa nagbago yung batas natin? sabi niya, oo nga ma'am, sige, aayusin mo namin. Kasi sabi ko, tayo yung national... ano yan eh, commission ng ano ng yung para sa mga yung NCMB ng mga senior citizens, no? So sabi ko kailangan nating pangalagaan at nakakatuwa at meron ng National Commission on the Filipino Elderly yata 'yon. Yes, tama ma'am. Oo nga. So dapat merong mga retirees from DSWD na mag-apply dun sa mga positions. Pero just to let you know, alam mo kung sinong nag-apply na maging commissioner doon at nanghingi ng ako daw a reference niya, yung dati nating assist director sa planning, si Director Majin Flores. Ah, yes. So, alam, si director. Hindi ko alam kung na-appoint na siya doon. Pero ako, swak na swak yung mga taga-DSWD dyan or kahit na si, kahit hindi taga-DSWD basta social worker. Kasi yung puso natin nasa senior citizens. Oo. Tama. At saka, Bok Nico, alam ko, lamang lang ako ng konting edad sa'yo. Papunta talaga tayo doon. Hindi tayo pwedeng, hindi talaga tayo pwedeng bumalik sa kabataan. At tanggapin na natin yun. Alam mo, millennial social worker pa rin tayo eh. Oo nga, Bok Nico. Sa puso. Sa puso. Sabi nga nila, ang panawag dyan, Nico, Ricky,
Filinyal. Feeling millennial. Filinyal. Oo oh, nga, ma'am. Yeah. At, sure. Bok, yes. nais ko lang i-congratulate muli ang pagkakuha ng Level 3 Standards of Accreditation ng ating pinanggalingang institution for the elderly. Itong DSWD, yeah. Haven for the Elderly sa Tanay. At Bokneko, lahat siguro tayo. Oh, congratulations, ma'am. Punta mm-hmm. tayo doon, Bokneko one time at mag-forecase tayo doon. Sige, sige. Alam mo naman. Yeah, close natin yung mga senior citizens. Chairperson, balikan lang natin yung alternative work arrangement. Yes. So sakop nito yung government-owned and controlled corporation at even LGUs ba? And, yes. Lahat. Lahat ng sangay ng pamahalaan. National government agencies, local government units, state universities and colleges, at pati na ang government-owned or controlled corporations with with original charters. Yon. So hindi natin sakop yung mga ibang GOCCs na corporate ang dating. So with original charters lang. Okay. Like for example PNOC, yon. Dumadaan ng kanilang mga appointments sa amin. Okay. GSIS. Mayroon tayong ika-clarify. I'm sure yung ating mga local social work workers and development officers. Ito yung mga nasa LGUs, mga member ng LSWDOs. May pinapa-clarify lang kay Chair Bala. Dahil ito mayroon daw pong mga fifth class municipalities at fourth class municipalities, may first class pa nga, na until now daw po ay hindi nag-create ng MSWD o post. At na-overtake na dito, o ito sila, ng mga job items ng Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office na sa totoo lamang daw sa MSWD o Sutri to 4 naman seeking assistance sa mga MSWDOs. Ano daw po ang possible comment or guidance ng ating chair dito? Naintindihan ko kasi ang sinasabi nga pag under the local government code, meron kasing mga mandatory positions that na pwedeng dapat i-create nila. At ito depende sa financial capability ng local government unit. Kaya nga ako yung fourth and fifth class municipalities, talagang my heart's cry out for them. My heart. Okay. Ang kailangan siguro sa tingin ko mag-advocate, lalo na ang Philippine Association of Social Workers, for the creation of a mandatory creation of the social work department head sa lahat ng pamahalaan ng local government units regardless of the classification. Kasi nakita natin lalong-lalo na dahil nga sasabihin natin na hindi lang itong pandemya, because of climate change there will be more forms of disasters, any kind of forms that we will have. Wala pa dyan yung mga human-induced disasters like yung mga fire, di ba? Yung mga sunog. Parang halos naalala ko noon na Ricky sa NCR, halos araw-araw yata meron tayong sunog sa Metro Manila. Yan yes. Ha, kung naalala mo, nag-create ako ng kada araw meron tayong team na pati yung mga heads of the institutions, ginawa natin sila maging head. Kailangan sila makinig ng radyo araw-araw, anong oras. Existing yun, ma'am. Existing pa rin. Mabuti naman. Kasi nga, ang tingin ko, yun yung, yung challenge talaga. Kailangan natin mag-advocate, lalong-lalo na sa mga, yung mga representatives, yung mga congressmen and women in your districts. Mm-hmm. Yun ang, in fact, ngayon, ang advocacy din ng civil service the creation of human resource department ng bawat local government units. So ito yung sinusulong namin. Kaya lang, alam mo, mula nung na-enact nung 1991 yung local government code, wala pa siyang amendment kahit na isa.
So, mula nung dumating ako, nandyan na, sinusulong na ng Civil Service Commission hanggang ngayon. Mukhang paalis na ako, hindi pa rin nila yata mapapasayan. Kasi nga, ang dami nilang mga gusto ding priorities. Pero ang hinihiling ko lang, lalo na sa mga social workers na nakikinig at nanonood, magkaisa, either yung association ng local social welfare and development officers at saka yung PASWI, yung mga medical social workers, lahat-lahat na, para makita natin yung boses at ng social workers. Kasi nakita nila kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng social worker. Kahit na anong oras, kahit na anong panahon, na andyan tayo. Eh, maraming salamat, Chair Ma'am. Yung pong ito, madalas po namin ito, Ma'am, na itatanong at na imumungkahi na rin. At ito po, Chair Bala, yung pagkakaroon ng kada barangay ng social workers para mas mapabilis ang padaloy ng mga serbisyo. Ano po kaya, Chair Bala, ang iyong masasabi dito? Alam mo, kasi ang local government units, meron din sila kasing authority na mag-create ng mga positions, but it should be within their financial capability. Alam mo, ang limitasyon ng civil service, nung una ang mandato is position classification and compensation. Pero nung pagdating ko, nung tinanong ko yan, kasi yung sa constitution at saka yung executive order noong panahon ng dating Pangulong Cory Aquino, ito yung Administrative Code of 1987. Nakalagay yan talaga na ito yung trabaho ng civil service. Unfortunately, hindi ito nagampanan ng civil service kasi inako ng Department of Budget and Management. Kasi sa tingin namin, critical ito na dapat gawin ng civil service. Kasi nga, bilang isang central personal agency under the 1987 Constitution, dapat meron kaming saklaw kung ano yung mga posisyon dapat na ma-create at ano yung karampatang compensation. Kaya lang ito nga yung hindi nagampanan dahil ginagampanan ngayon ng DBM. And in fact, meron kaming noon isinusulong na batas para dito. Pero syempre, mahirap na nilang bitawan, di ba? Kasi yun na yung nakagawian. So, siguro, sabi ko, kahit na wala ako, isusulong natin yun. At sana, kasama namin kayo. Oo. So, yun yung aking ano, na pwede naman din sa konseho i-propose basta meron silang mapagkukunan ng pondo. Yung social worker kada barangay. Kung hindi kaya pa na pangkalahatan sa buong Pilipinas. So kung ito nakikita ko, tama kayo kasi ang frontline talaga na sa barangay kailangan bigyan power ang barangays kasi diyan nagsisimula yung the smallest unit of governance. Ma'am, nalalapit na po yung oras natin sa pagtatapos at nasa huling yugto tayo. Napakaganda ng ating mga exchange of information and conversation. Bokniko, hinga natin ng kunting komento si Ma'am dito sa nalalapit na second devolution, parto, ika nga, yung mandana sa ruling, kung may idea si Ma'am dyan. Yes. Kung akong tatanungin nyo, dapat talaga mas lalong palakasin ang local government units. Kasi sila yung nasa front line. Kung natatandaan nyo, under the local government code, ang DSWD, isa sa tatlong ahensya na fully devolved. Okay? Pero meron ding mandato na kahit na may devolution, na ang DSWD ay pwedeng mag-introduce ng programa na umpisahan niya
Pero sa susunod na yung pag-implement, dapat ito i-turn over sa mga local government units. Maliban na lang halimbawa yung kasi kung natatanda nyo nung first time na nag-devolve devolution, na i-devolve din natin yung ibang mga facilities natin, pero na ang nakakalungkot, nagsarado sila kasi hindi natustusan ng mga ibang local government units. So, yes. Ibig sabihin, kung naintindihan ko yung sinabi ng Mandanas Law, yung decision ng Supreme Court, yung Korte Suprema, na dapat talaga yung share ng local government units ay dapat mas malaki na. At kailangan yung mga income, lalo na na-generate, eh galing naman dun sa lugar kung saan yung negosyo, dapat mas malaki ang kanilang porsyento. So yun yung ano, so ako naniniwala at na dapat talaga kung talagang pag-uusapan ay development, dapat talaga dun sa ibaba. Oo, kailangan natin yun. At kung ang iniisip lang na baka gamitin yung pondo sa ibang bagay, kailangan lang meron tayong mga measures to protect yung how these funds will be utilized na hindi gamitin pang personal o pang pangampanya or para lamang sa mga selected few, kundi para sa lahat. So, kailangan lang yung may mekanismo. At itong mekanismo, manggagaling din dyan yung ating inoorganisa ng mga people's organizations at the grassroots level. So palakasin din natin ito para yung engagement. Kasi di ba, kailangan natin bigyan buhay. Kasi kung titingnan mo doon sa constitution, this is the first constitution of the country that really embraced the participation of NGOs. O, di ba? Yun yung talagang dapat nating isulong na ipagpatuloy nating palakasin. At ayan, alam ko, at lalo na ha, kasi meron, alam ko merong mga taga yung mga universities who are present now. So ang challenge sa inyo din naman sa tingin ko, tingnan natin yung ating mga curriculum. Ako, I was part of the first wave of the review of the social work curriculum nung nasa DSWD ako with Ched. Unfortunately, when I left for Jakarta, hindi ko na alam kung ano na, kung ito ba pinagpatuloy yung engagement with Ched para yung curriculum ng social work should also be relevant to the times. Yes, Bok Ricky, napakarami nating napulot kay Chairperson Bala. Alam mo, kailangan nagsusulat ka dyan habang nakikinig eh. Napaka-importante ng sinabi niya nung pag-advocate ng occupational health and safety, lalong-lalo na sa ating mga LGU level, tsaka yung virtual examination na pala ng civil service. Nagpe-prefer na sila sa COMEX, ha? So watch out for that. And then, napakaganda na sinabi ni Chair, yung innovation niya. Regarding a virtual complaint. Pwede ba silang mag-complain, Chair, ng anonymous? Oo. Pwede naman mag-complain ng anonymous. Kunyari, nag-complain ka, Nico. Pwede mong sabihin yung pangalan mo, pero pag sinabi mo, sabihin nila na, pwede ho ba pag tawagan nyo itong opisina kung saan siya nagtatrabaho, you keep yung confidential yung pangalan. And we respect that. Kasi lalo na kung complaints are verifiable, ibig sabihin merong ebidensya. So hindi, alam mo yung aming complaint, hindi lang nakakarating sa amin, pinaparating namin, tinatanong din kami ng Office of the President. Alam niyo ba pag nagre-report noon ng ating presidente yung State of the Nation address? Hindi alam ng lahat yung mga datos na binabanggit ng pangulo. Kasama ng civil service yon. Yung kunyari yung top 10 agencies that are most complained of, ano yung mga reklamo ng mga tao sa mga ahensya, nanggaling din sa amin yon. Oo. Yes, a science-based decision making, no? Yes. Ginagawa ni Chairperson Bala, tsaka napaka-importante ng sinabi niya, yung remote leadership, Bok. Parang yes, kailangan gamitan to ng NBBO, ha?
Dapat siguro, Aniko, eh, orient mo ako dyan kasi ang nung Miyerkules, sabi ko sa aking mga kasamahan, mga directors, kailangan, we need already to use mga data analytics and yung mga business intelligence, etc. Pati AI, kasi sabi ko, now it is, baka kailangan na natin to reach out to more people. Tsaka yung ano eh, sa tingin ko yung evidence base is the key kaho to policy development. And one of the things that I have introduced in the civil service is for us to come up with a policy development framework where interactions with our sectors, the stakeholders are involved, including the private sector. Ayan, Bok Nico, ha? Yes. Welcome na welcome ang Dr. Indibo sa Civil Service Commission, Bok Nico. Pwede bang banggitin yung ano, Bok, baka pwede ka pa mag-paternity leave tsaka si Direct G ng maternity leave, ha? 120 days. Pwede sila kung mag-adapt. Pwede sila pag mag-adapt. O, di ba? O, yung adoption leave, ha? Yung adoption leave. Akong nag-pursue niyan kasi sabi ko, dapat bigyan din natin sila kasi ano yan eh, sarili hindi man nagluwal yung babae, pero kako the moment that they adopted a child, that's already their own child. Yun lang difference, hindi niya pinanganak. Oo. Very responsive yung adopted parent leave ba yung tawag natin doon, Chairperson? Adoption leave. Yes. Especially sa mga gustong mag-adopt ng mga bata. Mm-hmm. Yes, Bok! Tsaka Bok Nico, atin siyang ipapagpatuloy natin itong advocacy ng paternity leave kasi marami sa mga kalalakihan, lalong-lalo ito sa mga member ng MOVE at nag-push nitong men opposed violence everywhere. Yung kapartner ng mga women natin para sa ating advocacy ng gender and development ay talaga naman laging nagrereklamo bakit daw kukunti ang natatangkilik na parental leave samantalang mayroon naman daw pong mga rights at pwede naman silang tumulong talaga sa kanilang partner pero napakalimitasyon. So maraming salamat at yan, option yan. Ano? At kumustahin ko nga ang MOVE sa civil service. Moving pa rin po ba ang MOVE natin dyan sa CSC, Chair Bala? Oo. Alam mo, ano naman, mas maraming, yung aming very active, yung MOVE, at pati na yung ini-embrace din, meron kami yung ini-embrace din namin, yung GEDSI, gender equality, and diversity. Okay. Pati yung mga LGBTQI. So, kung yung mga nandito, doon sa aming policy, I think we are one of the few agencies na in-integrate namin na regardless of sexual orientation and gender identity, nilagay namin yon. Para lang inclusive at hindi ma-discriminate sa recruitment yung mga those belonging to the SOGI, whatever they call themselves, you know, para lang masigurado natin SOGI plus na yata yan eh, di ba? Oo, so ang sabi ko sa kanila, at ito ang gusto kong pasalamatan lahat ng mga civil servants, lalo na social workers. Alam nyo ba na in 2017 to 2022, this was also my advocacy. The first time that the Philippine Development Plan acknowledges the role of civil service, it's not the commission, huh? It's the entire civil service in the realization of a Philippine Development Plan in the country. So ako, ito yung one of the things that I'm so proud kasi tayo yon. Antagal ko na sa gobyerno, pero pag sinabi mong human resource, pinag-uusapan lang yung mga OFWs, yung mga labor in the private sector but not in the public sector. Tapos at the kaya ako ay natutuwa no yung tungkol dun sa ASEAN Consortium on Social Work Practitioners kasi sabi ko nga ako kami din nung nagpasimuno at
Again, in 2017, nung tayo nag-host ng ASEAN, I really push for the adoption of a declaration on the role of civil service in the realization of ASEAN Vision 2025. And this is the first document that was signed by the heads of states in 2017. So, kaya ibig sabihin, we're going also regional, Ricky. So, kaya ako'y natutuwa yung inyong programa ay reaching out also to regional and even global. So, yes, ma'am. Chair, alam mo, ang totoo niyan, may mga naka-line up tayo, Chair, na resource person or magiging guest natin dito sa 4Ks coming from other international community. At siguro, Chair, nakasama mo yung iba sa mga international social workers sa ating ASEAN and sa global community. So we will invite them para mapakinggan ang kanilang mga inspiring journey dyan sa kanilang mga country. Yun. Bok, Nico. Meron akong nakita dito, may nakitang ano yung tungkol doon sa brightest for the bureaucracy program. Brightest. Okay. Ang nangyari yung brightest program in the bureaucracy, ang pagkaintindi ko ha, kasi nung dumating ako, wala na siya. Ang nag-introduce ng programa na yan, si Sec Cora, si Boss Cora De Leon, actually. Unfortunately, hindi yung positions kasi na dapat parang ito sana yung mga entry positions lang sila pwede. More often than not, yung mga entry positions in government, yun yung naunang na-fill upan. Kaya ang sinasabi ko ngayon sa this is a wild, sabi ko sa kanila, this is a wild thought that we may want to consider. And it may not be during my term, sabi ko. Ako, I'd like to see government agencies to determine the requirements and the qualification standards that they would set that would meet the needs of the agency. It's like giving them that decision. Ano ba yung kailangan nila? Kasi lalo na ako, ang isang advocacy ko, yung mga IT. Eh imagine pag division chief ka, kailangan may master's degree ka. Eh sabi ko sa kanila, kung natatandaan nyo, yung nag-hack, yung love virus. Virus, sabi ko. Hinack niya yung state, US State Department, yung kanilang system. And you know what? That's a Filipino. And that Filipino guy is not even, is just a fresh graduate or even an undergraduate. So anong ginawa ng US? Instead na i-sanction yun, di ba? He was offered the job. So ibig sabihin, hindi mo, ang akin, may pananaw ako dyan. Of course, this is against the conventional. Ang sabi ko sa kanila, bakit natin kailangan, ito technology-based ito, hindi mo kailangan ng master's degree. Kailangan mo dito is about a person, kasi lalo na yung mga millennials, di ba, Nico? Kahit sabi mong hindi ka na, basta millennial ka. kailangan natin, we have to cultivate that kind of culture that they should be accepted in government. So hopefully, bago man lang ako matapos ang termino ko sa civil service, masimulan na yung pag-uusap na yan. Kasi parating ang sinasabi na, of course, may batas. Pero ako sabi ko, meron din naman tayong authority to issue policies that will implement the intent of the law. So, yun yung ano. But, of course, syempre, mahirap mo nga namang i-advocate ng isang bagay na iba sa kasanayan. Pero naniniwala ko dahil ngayon, this is now the need of the times. Kailangan na. Everything has to be done
with the aid of technology. I'm not saying na the human intervention is not needed, but a technology can only be done with the aid of human intervention because the creativity comes from the individual minds and intellect of people. Because yes, by itself, na alam mo, nabasa ko nga kanina na meron ng projection na even in the medical field, sabi nila, the detection of illnesses will even be more accurate than a person-to-person assessment. Some people might think that is a threat talaga to the professions, no? Pero ako, let's make it, kaya nga tinatawag namin na future-ready workforce sa commission. It's about the agility to adapt to new situations. Mawawala na actually ang maging generalists. What we need later on is specialists. Yes. So, that's the need of the time na. So, yes. Yes, Bok. Miko. Alam ko na kung nagsasabay pa tayo. Kung saan, diba? O sige, go ahead. Yes, right. Bok. Napakaganda ng sinabi ni Chairperson. Ha, na, alam mo, habang nagme-message si Chairperson, may na-build up akong idea. Kung meron silang patriotism, integrity, excellence, and spirituality, peace sa civil service, kay Chairperson ang tawag ko ay people-centered, innovation, innovator, empowering leadership, and the importance of self-care. Yes. Ayan po si Chairperson Alice Bala. Yan. Okay. Bok Miko, naunahan mo lang akong banggitin yung pies, ano? Yung pies. Na nababanggit kanina ni Chairperson Bala. Actually, napakahalaga niyan sa hindi lang sa government sector or workers, but sa lahat naman, ano? Kasi even you are working sa mga private or organizations, ay hindi mawawala yung values na yan. Yung patriotism, yung integrity, yung of course, yung leading to excellence palagi. Exemplary palagi dapat yung ating gustong puntahan. At hindi ma-achieve yan kung wala tayong pananampalataya lahat. Ano? Yung spirituality. Ano, mahalaga yan para sa mga naglilingkod sa gobyerno at sa mga nasa privado na tangkilikin itong mga programa ng Civil Service Commission dahil ito ay para sa lahat. Wala namang ibang other government agency book ni Con na pwedeng magsalita ng ganito, ang mga guidance and direction, kundi ang ating Civil Service Commission. Tama ba, Bok Miko? Yes. Ito yung mga hindi lang pang government organizations, even the private agency could benefit on the programs and services of the Civil Service Commission. If at, they saka, would adopt it. Yeah. At saka, Bok Miko, kulang na kulang yung ating oras palagi pag si Chair Bala yung ating kapintuhan. Alam mo, namimiss natin mag-lecture si Chair Bala, lalo na nung time na staff tayo niyan. Yung bibigyan ka ng lecture one-on-one na 30 to 40 minutes. Pero alam mo, Bok Miko, mas maganda. Kailangan may ballpen at apel ka or ngayon computer na ma'am Kasi itong 4Ks na ating naumpisahan, this can be a channel para sa lahat ng mga advocacy efforts na ginagawa din ng Civil Service Commission. And we can really help the CSC in promoting those advocacies na naumpisahan. At saka siyempre yung mga programa na existing at nakakatulong sa ating mamamayang Pilipino. No? At sabi ko nga kanina, yung programa natin ay napapanood na ito hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kaya imungkahin natin that we can be a force multiplier ng CSC and influencers, Bok Miko, and maging channel itong 4Ks sa mga advocacy. Kaya Ma'am Bala, kung may mga nais kang i-discuss or ipaabot, welcome na welcome po kayo dito palagi sa aming 4Ks. Okay, nako, salamat ha. So sisingilin ko kayo diyan.
Oo, ang gagawin ko, pag meron kaming mga bagong policy, siguro bibigyan ko kayo ng kopya para ipaabot ninyo, lalong-lalo na kasi nga ito, kahit na social worker, basta nasa gobyerno, ito ay napapanahon. Basta sabi ko nga, yung mga nakikinig sa atin, nanunood, kung meron kayong, sabi ko nga yung mga experience nyo, in fact, meron nga, meron din kami, di ba, sabi ko nga kanina, yung mga cases, some of them are really affecting social workers. So ako, ito din magandang paalala sa ating mga social workers, lalo na yung pag yung mga natatanggap ko ay yung nababasa ko. Yung is the use of the funds na kuminsan daw ha ay na nagagalaw. So pasensya kung ang desisyon ng komisyon, kasi ang komisyon ano yan eh, nabubuo ng tatlo na nagde-decide. Hindi lang kagaya ng executive na pag secretary ka, you make the decision on your own. Ito. So merong mga, I mean, it pains me to see that there are some social workers who would be complained of no less than by their own boss. Meaning, it's either the mayor or the vice mayor or the governor. So, sana paalala ko din na while I understand the role of the social workers, but there are also rules that need to be observed, especially when it comes to financial stewardship. Okay. And even the behaviors. All right, Bokneko, well done, sir. Yes, well done, Madam Chairperson. Pagpupugay, padayon sa ating mga civil service servants. At kay Madam Chairperson Alicia R. Bala, ang dating boss natin. Hinga natin siguro ng panghuling message sa mga civil servants, ang ating Chairperson okay. Alicia R. Bala. Una, maraming salamat Bok Nico at Bok Ricky and Director G at saka sa lahat ng kasama nyo na nagbuo nitong 4Ks. Ang masasabi ko lang, ipagpatuloy natin, lalo na ang ating, di ba, yung ating pinakabuod bilang social worker, yung tayo yung advocate for the promotion of the rights of the neglected, those that are isolated, the powerless. So I think ipagpatuloy natin ito, and we can be also the source of influence to the heads of agencies, because the pulse of the people alam na natin. Mula pa nung nag-aral tayo hanggang ngayon, patuloy pa rin ang ating pakikisalamuha sa mga tao. So we become the voice of the voiceless, the powerless, and those that are sometimes neglected population in the country. So ito yung aking, sa totoo lang, sabi ko nga sa civil service nung nandyan ako, kung hindi ako naging social worker, hindi ako nakarating dito. Kaya marami talagang nakatulong sa aking paglago bilang isang tao, bilang isang professional, at hindi ko makakalimutan yan. At kasama ko kayo na ituloy natin, kahit ikaw ay retirado o hindi, o nagtatrabaho pa sa privado, ipagpatuloy natin, huwag nating kakaligtaan ang ating mga basic principles ng social work. Of course, may bago na, pero ako yung hindi ko makalimutan yung respect for the worth and dignity of the person. Sa akin, diyan nagsisimula ng lahat. Kung yung respeto mo sa bawat tao. Yes. And then, we need to communicate to each other and reconnect. Ito yung connection. This is the reconnecting with people that we may not have seen each other for a long time. Pero salamat itong programa na ito na i-coconnect niya tayo muli sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at pati na yung kasamahan natin sa ibang bansa. At nakita ko na isang resource person nyo next time is si Madam Doc. Nako, kaibigan ko yan. Si Madam Doc ng Vietnam. Aktibo yan. So, congratulations at para sa lahat,
sabi ko nga, I'm inspired being part of this program. So, basta't kayo, sa totoo lang, on a personal side, today is the birthday of my son, and they were already calling for me nung dumating yung apo ko kasi nga for dinner, but sabi ko, sorry, ha. And I have to make up for my son kasi nga, this is his birthday today. Yes, happy birthday po sa inyong anak. Happy birthday, happy birthday. Yes. Very good. Yes, Bok, we are all in this together and we will get through in this together. No one will be left behind. Yes, inclusive, not exclusive, Bok. Okay. Happy New Year, Bok. Thank you so much. Happy New Year. Okay, ipa-plus lang natin ang ating pasasalamat kay Chair Bala. Chair Bala. Ito po ang munting pag-appreciate at pag-acknowledge namin sa inyong pagiging available always dito, yes, sa 4Ks. On behalf of the United Registered Social Workers Merge Philippines Association of DSWD Social Workers, we would like to award the Certificate of Appreciation to Honorable Alicia R. Bala, the Chairperson of the Civil Service Commission. Thank you so much. Signed by yours truly and Bok Ricky Bunaw. Madamo nga salamat, Chairperson Alicia R. Bala. God bless po to all our civil servant. Bok Ricky? Yes, Bok. Alam ko ang favorite ni Chair Bala ay sana mapakinggan niya ito bago tayo magpaalam, Bok. At magpapasalamat tayo dito sa awitin na ito. At Happy New Year sa inyong lahat. Magandang gabi po, mga kasama, at para sa inyong lahat ito. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to the love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. And there are oceans and rivers enough to cross. Enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. Sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now, needs right now is love. Sweet love, no, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow, and there are sunbeams and moonbeams enough to shine. Listen, Lord, oh, you know, if you wanna know what the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there is just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, but just for every. What the world needs now is love. Yes, it's
is the only thing that there is, just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, just for everyone. Maraming salamat, Chair Bala, at sa ating pong mga sumama sa pakikinig, panonood dito sa ating palatuntunan o yung ating initiative na 4Ks, kwentuhan na may kaalaman, kantahan na may kasiyahan. Yan po ang gusto natin paabot ngayong 2021. Sana samahan nyo kami sa mga susunod na kabanata, inclusive, not exclusive. Cheers! Happy New Year! Cheers! Happy New Year, everyone! Stay safe! Of course, happy birthday sa anak ng ating chairperson. Ma'am, God bless you and stay healthy. Okay. Thank you! Cheers, Bok! Happy New Year! Yes, Bok! Happy New Year! Happy New Year, Ma'am Bala. Padayon. Padayon. All right. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Salamat. Tayo'y magkasamang muli. Salamat at may gabing nakalaan sa kunting kasiyahan. Salamat at tayo'y nagkasama muli. Salamat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit dami ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat
at tayo'y may pinagsamahan. Salamat. Sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo.